Yan. Saglit lang kami pinasok. Frozen. Ito na, nalinisan na ni Dads yung mga parts ng carrier. Dinala niya na dun sa likod kasi yung isang bearing, yung outer race ng isang bearing, bali, in-reserve namin para maipasok sa loob. Ayun, malinis na yung loob ng differential. Diba? Ginabi na kami. Sobrang traffic kasi sa kaba na to kanina. Dito, kwento ni Dads, marami daw parang sludge na may mga ribaba. Kaya nilinis niya mabuti ng gasolina. Ayan, pati yung pinaglalagyan ng mga... Pati yung surface nito. Para kapag nilagyan natin ng silik gasket maker, malinis na. Ready na. Ready. Ito nga pala yung mga nabili natin na bearing. Ito yung sa main dito. Tapos ito yung sa may axle. Tapos ito naman, ito yung sa may driven side. Ayan. Sumili na rin tayo ng gear oil. Pin-greaser namin yung bearing, yung outer race. Ito. Kakabit na namin. Maya 2 hours na siguro na appraiser to. Sana nag-shrink para mas madali na kami ma-install. Ito na siya. Dito na. Umiinit. Pasok na yun dito. Saglit lang namin pinasok. Frozen. Ito na lang. Kahit yung gilid. Effective frozen na bearing. Naka. Outer race. Inihulog lang. Ayan po, pin-frozen. Ayan, inihulog lang. Kanina, nung hindi frozen yan, ay ayaw pumasok ko na bes. Walang magic. Hindi ko pa ipapasok. Hindi, ilapat muna natin yung ano. Hindi, ilapat muna natin. Bago natin ilagay oil seal. Saan? Kamay. Kamay ko. Asa ilalim. Naipit na ako. Ayan po, 0-0, walang alog. Hindi pa naka-final torque yan ng natin 110, ano? Foot-pounds. Mamaya ito, torque natin ng 110 foot-pounds. Pakitanggal muna natin, kukuhanin ko. Dilapat muna natin yung, ano, yung drive end. Pinion Oil, seal 8971-468-260. Malik, gusto nyo? Tingin nyo kung malinis.
Tapos na iba akong sarili ko. Magiging tunog, grabber lang sa mga side na yun. Ano? Sinkunat ng original. Kasi kaya makunat na gano'n, yung rab, yung labi nung no oil shake, sa mga side yun, isakat. Final torque? Paikutin mo. Okay, yun lang yun, yung oil seal lang yun. Maganda nga yun. Yun nga trabaho niya. 100, ewan ko kung nakikita nila. May nagre-reflect yung liwanag. 100 thread. 110. 100 thread? Hmm. Foot pounds. Masyado ang thread. Babutin ba natin doon sa self-locking? Yung sa may lock? Hmm. Kung kaya. First torque 110 feet per pound. Dagdag? Hmm. May fit yan eh. Ano pa? Eh sabi kasi dun sa specs niya, 175. Baka naman pan-track ako yun. 120. Hmm, 120 mo. Pasok na yung ano. Papasok na yung ano. Yung lock. Second torque, 120 feet per pound. 120. Subukan muna natin. Smooth as ice. Nilalak kasi talaga ito dapat eh. Hindi, gawa ng tinanak na kami dapat. At itatap na lang ano. Pero kailangan ba natin ilak? Eh naka... Ano naman natin? Hihilap, titilapon niya kapag... Pero parang duda pa ako doon. Gusto niyo dagdagan? 130. Sisira na naman yung pulso natin, daddy. Ikaw lang. Pulso mo sira. 130 foot-pounds. Final torque, 130 feet-pounds. Hindi na kaya. Okay. Mahaba na yung ano. Ganda nung ikot. Pag inikot nyo yun, ganito yung ikot nun eh. Hindi, dapat nga mahigpit yan. Kasi yung luma natin bearing, bigyan yung oil dun. Bigyan yung oil. Yung dati natin bearing, kaya maluwag. Sira. Subungan mahigpit. Ang gulo. Yung isa mahigpit din. Hmm. Ilan torque niya? 100? Set natin 100. Ay, 90. Maraming. Yan nga yung maluwag. Ito yung mahigpit. Yan yung kinukukong. Ah, halip na shock na yan. Ba't ganun yung shock na? Hindi iikot yung ano yun, inner race nun. Sa bagay, pag nag-init yan, may sabay iinit yan. Ganun pa rin.
bukbukin ko rin yun. May rubber mallet. Wala yung rubber mallet mo, hindi mo makita yun. Paano pa rin ginawin din mo sa ay, yung tolcheng. Kung sakto pala yung ano na siya. Ah, ibig sabihin, mali din yung 2.5 niya na yan. Paling din yan. Tingnan ko ate, akin. Nagpa-machine siya po si daddy ng ano, mga spacer nung sa tube ng ano, ng pinion. Ayan. Para ma-perfect yung lapat. Yung thickness pala. Okay na, i-check, double check na. Okay na, wala akong re-check. Ay, yung final. Dito. Ayan, pasubahan mo yun. Sa torque. Ayaw. Thank you.
20 feet per pound. Dito ko na maglagay para na okay, steady. Patlangan mo na lang yung mga lalagyan ng tornilyo. Nasaan yung mga nut? Yung mga bolt? It's a short karin eh. Titi lang ang dalaman. Yeah. Meron pa yung ganun. Ano yung 12 ba yan? 12. Meron yung 12 yan. Nandiyan na ba? Siyata yun. 12 ito. Ayan ang gusto natin. Alam mo yun kung saan nakaposisyon yun. Posisyon mo muna. Posisyon? Lalagyan ko pa ng ano? Posisyon mo muna bago na ano. Masasalpa ko muna. Ang tama ang salpa. Dito? Kaya nga hindi nga ako pwede dyan. Alisin mo muna itong bocho. Ganyan ba yan? Hindi. Ganyan yan. Ano? Ganyan yan. Ganyan yan. Sige, ito yan. Lagyan mo na naman. Ito na lagyan mo para dito ka na. Ayan mo. Installing gasket maker. Nabuhat ko kaya. Nakahiga kayo. Pasok natin doon sa tornilyo. Tinatamaan yung ano? Axle. Alisin mo. Bumaba. Malis ka rin. Okay na. Okay na sa akin dito. Ayos yung pagulong mo. Ilan natin yung air roller. Saan di atangan? Gawin kaliwa? Parehas. Pasok mo muna dito. Atakin mo. Okay. Dito. Ige. Atak pa. Sa kabila, ano? Hindi, dyan sa kabila. Dyan sa kaliwa. Kanan. Kanan. Kanan, kanan. Tayo mga kabit. Ba't tinatamayan niyo po? Nakapaling din, kaya ganyan. Teka, baka yung kabila. Kapasok na yung kabila siguro. Ayos na. Ayos. Kasi kaya nga lang ako nung ilagyan yung tornilyo, bakit ka mo yung beta grade titigas? Salpak muna natin ito, wala naman titigas. Yung mga tornilyo mong pamalit. Ito nga din, ay may ikot yan. Ito ay may ikot na ito. May ikot na yan? Oo. Tumatawag. Kaya ba yan? Kaya yan. Hindi akin. Sa lola ng puno. Bukuha nyo ba? Hindi ko puno. Sa mama mo yun. Sa lola mo yun.
Hindi mo makakot. Bakit? May ilagay ko na isang lat. Isang bolt. Hindi na kumabag sa kansang mukha. Nakalimutan niyo ba kahapon na lang? Naiisa na lang yung tinatanggal niya. Nanalalaglag pa na. Ay, sakit ah. At hindi solid yung bagsak. Hindi, ginamit yung butong hapon. Oh. Bakit? Easy. Yung pagpagtanggal, hindi easy yan. Hindi, yung luluwagan. Yung nakaluwag na. Yung dosin na nakalagat. Tuni ini tuni ini. Bakit yung ano dosi na ito? Hindi 14 eh. Limba. Ito may yun ang plans. Yung papel. Maliit lang ano din. Oo. Step na yan, yung stepping board na yan, bakit bumababa yan eh? Yung gawin na yan, tingnan mo kung may maluwag yan. Mababa ngayon eh. Malambot na yung ano ito eh, yung tubo. May paano lumalambot? Pinakukulong ba yan? Siguro. I-test run natin yung ginawa natin differential. Okay na, nakapagsalin na tayo naman. Ay, mag-brakes kayo din. Na-preheat na natin yung makina. Ngayon, i-testing natin. Nakapagsali na tayo ng langis, na final tightening na natin lahat ng bolt nuts, nakakabit na yung propeller, na preheat na natin yung makina. So ngayon naka-engage ngayon yung drive niyan. Ayan, dati kapag nakahang yung gulong na ganyan, yung differential, at gumugulong yung axle, may kumakalampag dun sa may ilalim pagka nakahang. Ngayon susubukan natin i-rev. Pwede. Ano speed niyan? 80. Okay, taas lipad eh. 80. Bitaw nga. Wala nang tumutunog. Smooth. Sige de. Okay, bitaw. Okay, smooth. Walang tunog. After nito, i-assemble natin gulong. Itetest run natin sa highway. So far, okay naman. Sige de, pakiop mo. Hindi gulong. Test drive tayo. Okay.
tatlo. Georgia! 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 Sigaw ko ka, Georgia! Georgia, nasa bubong! Diyos ko po, Georgia! Georgia! Yan po si Georgia, oh. Nasa bubong. Nasa top load. Buti di ka nahulog. Loko-loko ka. Patatakbuhin ko ng 100 to, eh. Ito ka lang. Isa ka lang. Stay ka dyan. Malingki muna ako, guys. Okay na yung transmission. Ah, differential natin. Sorry.